pa lang nang maupo siya, paglilinis sa kanyang lungsod ang kanyang pinagupan. Ang mga lugar na dating marumi at pinagdidirihan, ngayon, malinis na at safe ng pasyalan. Pero, hanggang kailan? Aalamin natin yan mula sa 27th Mayor of the City of Manila, the Honorable Francisco Pagoso, na mas kilala bilang Yorme Isko Moreno. Yorme, thank you for being with us here in Amazing Earth. It's an honor. Thank you very much for this opportunity. Yorme, siguro it's a little over 2 months under your leadership. And ang laki at ang lakas talaga na naging impact ng cleanup drive niyo ginagawa niyo para sa kalinasan. Ano ba ang sikreto kung bakit hindi naging successful? Sa pakikiisa na rin ng taong bayan. Noong hinikayat namin silang makiisa, mag-participate, SK, barangay, negosyante, ordinaryo tao, lahat nagpa-participate. Kasi we started from where we were. Kumbaga, ang ginawa namin, para bang ganito konsepto, how can I ask Mr. Dingdong Dantes to clean up his frontage beyond his property line if we in government will not clean our own backyard? Now, I was fortunate enough also to be given a chance to lead the city of Manila. As you can see, yung aming mga social amelioration program, yung aming greening program with regard to protecting environments, business approach is based sa lahat ng experience mo. So yun ang aming parang tindigan. So ginawa namin para mapakita sa tao na decidido talaga kami, seryoso talaga kami. So we clean up the area, itong famous na tapilya ng Katipunan, wherein there is about 160 bodegas, houses, and structures. And ironically, Dingdong, a few steps away from the office of the mayor. Now can I ask you to clean your community kung kami ay pabaya? Nilinis namin, then we brought back yung kaya sa taong bayan. Yes, it's true, baka maganda yung aming intention. Kumbaga, may instant effect sa'yo bilang mamamayan. Na pag nakita mo maliwalas ang palengke, maliwalas ang parke, maliwalas ang kalye, maliwalas ang ospital, maliwalas ang city hall, unti-unti, umaaliwalas din ang buhay mo. Correct. While it is true that you have economic problems, personally, but yung outlook mo sa buhay, umaaliwalas kasi sabi ng teacher ko, if I'm not mistaken, Lusara Limpalipunan, ng bata ko. Sabi niya, ang tao daw, ang pinakamabisang makaka-influence sa kanya, ay ang kanyang kapaligiran. Siyempre, pag-iisip mo, ano mo may kita? Umaaliwalas, kahit na medyo konsumido ba sa buhay. Pero pag maaliwalas sa komunidad, one way or another, there is a level of appreciation. Maaliwalas na kapaligiran. Paano nga ba ma-achieve yan? Yan ang aming tututukan sa part 2 ng special interview kay Manila Mayor Isko Moreno sa susunod na linggo. We will to protect that park. We will not follow my predecessor's intention to put up buildings there or sell